Four, the independent spirit operates in those who live in rebellion. Again, number four, the independent spirit operates in those who live in rebellion. So yung mga may independent spirit, yung laging gusto nila sila yung mapag-isa o wala silang nakakasundo. Meron yung ganun tao, yung spirit of isolation, feeling lagi ay wala silang makasundo dahil siguro ay mataras, sobrang galing. And they feel like themselves na hindi sila po pwedeng pakisamahan o hirap silang makisama. Sa Luke chapter 15, let's take a look at our guiding verse ngayon pong gabi. Luke chapter 15 verse 11 to 13, talks about sa prodigal son. Ang sabi ni Jesus sa kanyang parable, Luke chapter 15, Lucas, kabanata 15, talata 11 hanggang 13. There was a certain man who had two sons, and the younger of them said to his father, "Give me the portion of goods that falleth to me." And he divided unto them his living. So ito ho dito sa prodigal son story, di ba nakita ho natin yung isang anak, hinigi ho niya yung kanyang portion o yung bahagi, yung mana. It's supposed to be ang inheritance naman, ibinibigyan pag namatay na yung mga magulang. Pero siya ho ay naging atat at kinuha na yung kanyang share. Kaya yung may mga independent spirit, ito yung mga tinatawag na free spirited eh. Yung anywhere strike, gusto gawin, ganun din sa church eh. Gusto lamang maglingkod, gusto lamang umawit pag gusto lang niya. Ayaw niya ng rules, ayaw niya ng... Gusto niyang magturo ng Biblia, pero ayaw naman niya mag-aral ng Biblia. May mga ganun mo eh. Gustong umawit, pero ayaw namang sumama sa mga devotions at ayaw magpa-watermarkize, etc. Yan o, yung mga taong mahirap pakasimahan. Pakasimahan, ibig sabihin, hindi natin mahuli yung timpla. Kaya may mga independent spirit. They have the spirit of isolation. Kaya kahit sa ang ministry, hindi mapanuto, ilagay mo sa ushering ministry, nagkakagulo. Ilagay mo sa men's ministry, nagkakagulo din. Nandun siya. May mga ganun na tayo naranasan dati. No? May mga kapatid na hindi mo malaman kung saan mo ilalagay ng ministry. Eh. Hindi mo naman pwedeng itabo. Eh. Pero sometimes we have to deal with those kind of people na may mga independent spirit. Remember, ano nga ho ba itong ating subject ngayon? Demons that operate in those who live in rebellion. So there are spirit of possessions sa mga taong, alam niyo yun, yung sinabi ng huwag gagawin ito, huwag nang mangungutang, ginagawa pa din, ano, sinabi na nahiwalayan na si boyfriend, ganyan, hindi pa rin sinusunod, at siya pa rin ang may gusto ng kanyang layak. And that is independent spirit that who lives in rebellion. There are people who only think of how they may become independent. Ang sabi ho ng author natin, ng ating pag-aaral, I do believe independence is good. Okay ho na tayo malaya, pero lagi ho natin tatandaan, we are not living on this world by ourselves. Kaya nga meron kasabihan, no man is an island. Amen. There will always be people na matalino ho sa atin. Like mga sinasabi sa inyo, we cannot know everything. Kailangan ho natin ng mga elders and advices, the people who have the rightful experience, the godly counsel, na magagabay sa atin. Independence that kills or destroy the rest of the body is evil. Ulitin natin. Independence that kills or destroy the rest of the body is evil. Because not all independence is good. Hindi daw lahat ng pagiging mapag-isa ay maganda. Sometimes we can prove that we can do it ourselves. Like halimbawa, pagpapamilya, yan, okay na independence siya. Pero yung ikaw ay mag-isa at wala ka ng pakialam sa iyong pamilya, masama din naman po yun. Yung pananaw na hindi naman ako gumagawa ng masama, magsisimba na lang ako sa live streaming or sa Facebook or sa YouTube, masamang independence yun.
sapagkat ang pagsimba ay kailangang merong interaksyon. Kaya nga, di ba sabi sa aklat ng Hebreo, huwag nating kaligtaan dumalo sa mga pagtitipon. Nakakapagpalakas ho, pagtitipon. Ito ang ginagawa natin, akala nyo wala. Pero may nangyayari. Sapagkat yung nakikita natin, it is just the top surface, the outside appearance. Pero you never know, you grow inwardly. Your spirit becomes strong and stronger. Ang atin ng physical appearance, maaaring maputla, pagod, at talagang stress. Pero our inner man, every time that we hear the word of God, napapakinggan ninyo ang inyong pastor, ang kapatiran, ang nailigtas sa sunog, kakaroon ng bahay, di ba you celebrate with them? Yes. Ang Diyos ay napakabuti. Yes. Imagine mo ninyo, di ba, apat na linggo tayo, tuloy-tuloy ang revival, maraming mga nangyari, nagkasakit si Pastor Amanda, and so on and so forth, maraming mga hindrances. Pero nakikita natin, we believe in the things that we do not see. The things that we see now are temporary, they are partial. But what we do not see, God owns it. Yung hindi natin nakikita ang Diyos ang may hawak nito. At ito ho ay laging nakaamba para tayo masurpres sa bawat umaga. Amen. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ito'y laging tuwing kailan? Bawat umaga. Take note of the word bawat umaga. Tuwing kailan ang nangyayari nyo? Araw-araw yun, di ba? Every morning we face is a new hope to start. Di ba? Bukas gigising na naman tayo. Natapos na yung ngayon. Pero alam nyo, minsan, di ba nakakatuwa? Di ba lang talaga pagising sa umaga? Yung malakas po tayo, nandyan, may bahay tayo, may kuryente, may tubig. Sa Maynila, nagkakaubusan ng tubig. Opo, ang daming lugar. Oo, sa Mandaluyong, Valenzuela, Caloocan, yan yung mga mababang lugar eh. Pero tayo dito sa Laguna, kami sa Cavite, wantusawa ang tubig eh. Kaya pag minsan, ako na lang nililinis ng kotse ko, pinaliligo ko yung kotse ko, hindi naman ako nag-aaksay. Pero ano nyo, yung maraming tubig. Pag naligo ka, pag napupo ka, ligo ka ulit. Hindi ba kasi, we have those kind of supply and we thank the Lord for giving us na maganda ang buhay natin dito sa South. At pagtitingnan ko, talagang comparatively, kung pagkukumparahan, Bulacan o Laguna, sabi ng asawa ko, Laguna eh. Sa Bulacan daw kasi napaka-polluted na, at saka mga magugulong tao dito sa Laguna, Cavite, lalo na sa amin, sa Carmona. Mababait ho, magagalang ang tao. Disiplinado at mga kagala-gala. Hindi. Taga-Bulacan ako, Pastor. Ah, taga-Bulacan. Siguro iba't ibang mga bayan-bayan. Kasi ako, sa totoo lang, hindi ako, alam niyo naman ako, sasalita ako kasi, nandun ako galing. Bago pumunta dito, galing ako ng Malones. Mas mga rude ang tao dito. Kaysa doon. Ang mga tao dito, matuwa, magalit, nagmumura. Doon, hindi nagmumura ang mga tao. Siguro. Kaya hindi ka kakilala. Hindi naman lahat. Kaano. Kaya nga, mahirap mag-ano. Mahirap mag-compare na sabihin gano'n. Hindi po ito ako. Pero talaga ang mga Bulakenyo, talaga hindi magagala. Yes, honestly. Mga magulang kasi, malulus Bulakan. Pero siguro, pag-usapan na lang natin, huwag na lang yung pag-ugali. Geographically, mas maganda ang South kaysa sa North. Kasi ang North masikip. Ang North, madumi na, matubig lang talaga doon. Though yung international airport doon, which I've been at doon ako kumuha ng mga property, kaliptik. Yung inanon ng SMC, ni Ramon Am, that is 2,500 hectares, coastal barangay. Nandun lahat yung mga pagkain na seafoods. Hindi po mag-ano, pero hindi na masano. Kaya lang sila, medyo backward lang yung nahuhuli sila pagaling sa yung tawag dito. Development. Kasi medyo conservative sila. Hindi, huwag na lang sa sa Batangas na lang eh. Mami na-depend mo Batangas kayo na lang.
Sa kanon, ayaw nila, Pastor, magpapasok ng mga party ng San Miguel kasi kagabi ng mami ko. Hindi sila nagpapapasok ng Jollibee, yung mga ganon, fast food. Kasi gusto nilang ano, push yung mga product ng farmers. Yun yung San Eva Isia. Pero wala silang magawa kasi kung hindi sila sasabay sa yung commercialism, hindi naman maulad. Kaya nga tingnan mo, kahit napakaganda ng Eva Isia, wala mag-invest doon. Kasi yung mga tao ayaw pa rin nilang umugan sa pagiging ano yan, yung sa farm, makalumang pagiging. Pero, ayun. Hindi sila pagiging. Opinion nyo yan. Gagala ko yan. Dahil walang mananalo sa atin, siyempre. Move tayo, move on. Basta ako, as a South person, Muntinlupa, at ano. Ewan ko lang, I got this feeling. Kasi ako, ang misis ko taga Bulacan eh, Santa Maria. Medyo mahirap na parte ng Bulacan kasi yun. Siya na mismo ang nagsasabi na talagang medyo isolated at sa bagay, lahat naman ang lugar. Ha? Bulacan din? Mga magkakababayan. Anyway, tayo naman ay isang pisat Pilipino. Pero ako ho eh, wala namang bias. Di ba pagpupunta ka ng Norte, napaka-traffic. Ako, I just want to be honest, ako gusto ko ng North dahil nandun ang main church natin. Pero yung isang luwas ko ng maghapon at maraming gawain, kinabukasan, promise, lakda, bastado ako. Kaya pag pumunta ako ng Tuesday doon, 4 o'clock ng madaling araw, ang uwi ko ng bahay, mga 4 or 5 na ng hapon, kinabukasan ako, sinasabi ko sa inyo. Kaya minsan, recently di ako nakakapag-broadcast ng live. Sobrang bugbog ka talaga. Pastor, kasi ito ngayon ang gawain lahat. Sa Clark, sa Pampanga, kaya talaga matraffic ngayon doon. Saka, in fairness, ha, ang Bulacan din ay malapit sa amin dahil nandyan yung mga mayayaman natin kaibigan. Nandyan ang Bustos. Si Tito Narsing yung laging nag-i-invite sa amin. Napaka-layo, napaka-traffic, napaka-raming construction. But anyhow, basta para sa akin, bilang inyong pastor na taga-South, na taga-Muntinlupa, pinanganak sa Binyan at nakatira sa Carmona, Cavite. Ewan ko lang, pero sa amin, I don't want to brag this, pero Carmona is so quiet and so peaceful. Napakatahimik. Kahit iwanan mo sapatos mo sa labas ng garahe, walang magnanakaw. I mean, Carmona is one of the best cities ng Cavite. So yun lang po, move on na tayo po. Independence that is premature is eaten. Ano ibig sabihin na? So pag tayo ay gusto nating magsarili, like for example, mga kabataan, maglalayas, minsan ay magdi-divide ng simbahan na ipapakita natin kay Pastor na mas malakas ang ating pwersa. So that is evilish. Independence that is achieved without, makinig ko kayo, independence that is achieved without due honor to the parents. Ito, magulang naman ang pinag-usapan na independence na walang blessing sa mga magulang ay sa job mo. The independent spirit is the spirit of cancer. Wow, bakit kaya? The independent spirit is the spirit of cancer. Perhaps the most deadly form of rebellion is found in people who have independent spirit. Let us be aware of it, mga kapatid. Check yourselves. Pag itinutuwid ka ba, nakareact ka kaagad. Kaya, nakasigil ka kaagad. Pag ikaw ay in-advise na baguhin nga natin ang uniform ng National Ministry. Di, Pastor! Nagambagambagan na kami! Sayang ang pera namin. Are you reactive or responsive? Remember, mga kapatid, it's all about our behavior, our character, and our attitude. Kaya, minsan pag nag-usap kami magkapatid, pag siya ay pressure when it comes lalo na sa mga financial obligations, si Jonathan, isa sasabihin nun, marami tayong mga ganyan. So minsan kami nagkakaroon ng interaction, ng pagkatalo. Pero minsan at the end, sinasabi ko sa kanya, hayaan mong turuan kita. Nakakuha ulit yun. Sapagkat ang matanda, lagi merong matutunan. Ano?
At nagpapasalamat naman ako sa Diyos at minsan siya naman ay kumakalma. And besides all of my suggestions and ideas and concept, awa naman ang Diyos eh, kinakasihan ng Panginoon at nagtatagumpay. Without bragging myself na, uy, idea ko yan. Uy, ako nakaisip niya. Kaya nga, pag may independent spirit ka, you do not take credit of the people who help you. Yun ang masama eh. Yung pag nagtagumpay ka sa campus ministry, uy, ako lang. Kaya lagi mo tatandaan, meron sa yung nag-mold at nag-mentor. Lagi may pinagmulad ka na nagtsaga sa iyo. Meron kang pinaggalingan eh. Ano, hindi tayo pa pwedeng magmalaki na hindi kasi ganito kami dati sa simbahan namin eh. Hindi mo po pwedeng masabi ninyo na ganito kayo sa dating simbahan niya eh. Kasi kung ganito kayo sa dating simbahan niya, ba't kayo naririto? Amen. Amen? Amen. Amen po, Sister Henry, di ba? You cannot say that. Ay, kasi ganito kami magbilang ng pera, ganito kami mag-prayer warrior, may prayer meeting kami, naku, araw-araw kami ay nag-aaral ng Biblia. Ay, ba't kayo nasa biyaya ng Diyos? Diba? So, independent spirit is like the spirit of cancer. Be teachable. Because training first before reigning. Training before reigning. Pagsasanay muna. Kaya nga, trust the process eh. Leadership is very important, but position, hindi ito ganun ka-importante. Because if you want to be the greatest, be the servant of all. Kaya when you have an independent spirit, you do not submit, you do not practice the protocol, then malakas na mula ko kay Pastor eh. Ako bahala dyan. Bigyan natin ng cake yan. Minsan kasi yan ang masaklap eh. Pag binigyan ka ng something, inabutan ka. Minsan, Pastor, ganito. Magdidibo si ganito. Pwede bang ikaw muna next week na? Minsan yun yung mga bagay na you are caught between two bridges. Oo ka ba? O hindi. Meron kang programa, meron kang protocol, pero ito, binigyan ka ng cake, binigyan ka ng lechong baboy. Diba? It's hard to decide. Pero kadalasan yung mga ganung tao ay merong independent spirit. They do not submit. Lalapit lang sila sa iyo dahil may kailangan sila sa iyo. Alam niyo ngayon, mga kapatid, na medyo nagmamature na ako sa ministry. Minsan alam mo na yung mga tao gusto palang gamitin. Yan, katulad yung mga ticket na yan. Benta sila ng benta dahil alam nila na mabait tayo. Pero minsan naman, hindi naman tayo nakikinabang sa kanila eh. I mean, tutulong tayo, pero minsan yung mga pastors natin, they want us to be used, pero pag sila naman, hindi naman sila natulong pag tayo naman lang merong pangangailangan. Kaya, well, we should go to the standard eh. Tumulong na lang na tumulong. Hindi naman ako sa nagre-reklamo, pero sana man lang maging ganun, sana man lang marinig nila itong ganitong katuruan o mabasa man lang nila tungkol sa loyalty. Loyalty is not just about church membership. It's all about relationship. Sa pastor, kahit mismo sa atin, sa biyaya ng Diyos, sa mga kapwa pastor natin, di ba? Maaaring ang iba sa inyo nagtatanong, bakit lahat ng pastor nire-require pala mag-revival pero ba't yung ibang outreaches hindi nabunta? Well, that is their precedent. Yun ay decision nila. Alangan na mamilitin mong ayaw, sasabihin nila, wala silang pamasahin. Alangan naman tayo pang mamasahin sa kanila para lang umatin na revival, di ba? It's a matter of perspective. Well, sabi ko nga, nag-usap na kami nila Brother Harvey nung last Sunday, dapat kung kayo ay biyaya, dapat ang inyong objective, you follow the system and the organization of biyaya ng Diyos. Hindi po pwedeng, yun yan, simple illustration. Hindi po pwede na kung kayo'y Jollibee, hindi kayo pwede hindi mag-serve ng Jolly Hotdog. Yun lang yan, ganun lang, katipika lang example. Di yun ba? Product natin yun eh. So kung ang biyaya ng Diyos ay nagre-revival, kaya alam mo ang definition ng revival o hindi, sumama ka at alamin mo kung ano ba yung revival na sinasabi. Na ito ay pagpapalakasan espiritual, ito ay transformation,
na kung saan maririnig natin ang ating senior pastor. Alam niyo yung pagdalaw natin every Friday, that is loyalty. Yeah. Di ba? Kaya nga minsan, I bet na, kaya minsan naapektuhan din yung ating finances every Sunday because may cost din ang pagpunta natin doon. Pamasahin natin, paggasolina natin. Yung van naman natin, ina, imbis na yung 150, i-offering ko na sa Sunday. Di ba? Let us make these things clear. Pero, hindi natin yun tinitignan, basta malaga, sumusunod. Kaya iba po ang pagpapala natin dahil tayo ay marunong maging tapat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, hindi po tayo magiging pwedeng mag-isa. Dapat po tayo magkakaisa. In other words, hindi tayo pwedeng mag-isa. We are interdependent with one another. Meron tayong correlations. At kahit ako ay sasabihin nyo sa tingin nyo, si pastor naman, batang pastor yan, hindi nyo na ako tuturing na bata. Pambira naman, magte-38 na ako, bata pa ngayon. Hindi nyo ako, baka kung kayo may matanda sa akin ng dalawampung taon, it's okay ako. Kahit ang tingin ko kay King ay matanda ako sa kanya ng 8 o 10 taon, pero sa nakikita kong accomplishment niya, I treat him now as a mature person. Oh. In spite of doon sa kanyang mga pagpapaalam na alis na kinabukasan na papuntang umlon. Hindi ko nakakalimutan yun, pero pinatawag ko na siya. You should invoke your right to remain silent. Then, nag-repent na naman. Pero anyway, those were the days. Kaya naman sila na nadili dito dahil nakita naman perhaps nila na yung pagmamahal natin at pagtanggap. Amen? So, perhaps the most deadly form of rebellion is found in the people who have independent spirit. The revelation of what an independent spirit is can be best understood by understanding what cancer is. But kaya yun yung tulad sa cancer. Cancer, yun, pwede. Kumakala. It is infectious. Nagsisimula lang sa tumor, and it spreads. Tingnan nyo ninyo, cancer of the breast, cancer of the stomach, cancer of the rectum, cancer of the brain kills the bodies of their victims by their independence. So independent spirit is deadly. Yan, tingnan nyo, tagdag natin yan. At ito pa ho, makinig, people with independent spirit, ito, be aware ha, Sister Vilma, yung may mga independent spirit, may talent, pero ayaw sumama ng devotion. Ayan. Those people have independent spirit. People with independent spirit causes great confusion in churches and leadership teams. Pag sinabi, o lahat tayo nakaputing t-shirt, sabay siya ay nakapula, banbayanin mo yung mga ganun tao. Totoo. Little things destroy the whole vineyard. It's the little foxes. Maliit na bagay, maliit na butas. Maliit na butas sa ngipin. Pero pag sumakit, di ba nuwaris, matindi. Maliit na sakit sa ngipin. Hindi ka patutulugin nun. Hanggat hindi nabubunot o napapastahan ang may sirang ipin. Kaya nga, again, people with independent spirit causes great confusion in churches and leadership team. O mag-practice ka muna. Di, alam ko na po yan, pastor. Pero pagka nandun na sa execution, ano nga pala ulit yung part mo? Ayun mo, masarap ko to sa nga. May lakad pala tayo bukas. Ayan mo yung mga taong nakikinig pero hindi iniintindi. Hallelujah. Nakasalubong mo sa mall, nagmamadali ka, may gawain niyo 7 PM, 6 PM, kay Pastor Ger. May gawain pala! Warrior yun. Leader yun ng church. Kaya nga, mga kapatid, pagbigyan niyo ako na itong tatlong taon, magkaroon tayo ng spiritual cleansing at magkaroon tayo ng mga pagbabago. Yun nga, simula sa protocol,
sa mga magpapakasal, tatayo sa ministry, lalo na po yung mga aawit. Kailangan no, alam ninyo kung ano ang kanilang background. Sila ba'y kasal, o lipin, o nagsasama, anong sa labas. Not to judge them, so that we can know how to treat them. Alam natin kung paano natin sila i-comfort, i-console. Di ba? Para alam natin yung status nila na dapat merong i-amend at merong ayusin. Kung sila'y naglaya sa bahay nila, dapat alam natin ito. Independent spirit kills. Yung malihim na tao, ikakapahama ko ng buong organisasyon. Eh kung may utang ka palang 1 million, hindi mo sa amin sinasabi. Dinadaan mo lang sa Hallelujah, praise the Lord! Di ba? Dinadaan mo lang sa iyak at panalangin, pero kasama ka sa grupo, it boils down lahat ho ng kabigatan na hindi ho na ilalantay. Lalo na ho sa mga magagawa natin at leaders. Dala ho ng buong organisasyon. Anong sabi nga ho? Ang sakit na ang kalingkingan. Kaya kung may nagdemanda sa inyo o meron kayong issue sa school, na-reject ang inyong thesis, you should be open. Kaya nga ang next stick compliance natin, ano? Sister Vilma, Brother King, yung lahat ng mga nasa worship team, dapat yung may mga may boyfriend or in a relationship status, kilala nyo at kilala ni Pastor ang kanilang mga jowa, hallelujah. Di ba, alam din natin kung sino yung medyo bading dyan. Although hindi naman natin dinidisregard, sabi nga, God is the God who is no respecter of person. Pero, dapat alam natin kung bading si Mark o si Marlon, di ba, mga ganun. Dapat alam natin yun. Kasi alam natin kung ano yung kanilang status sa buhay. Di ba? Wala namang problema maging bading. Ang masama lang, kayong merong kinakalalakihan. May karelasyon na kalalaki. Kasi meron namang bading at ano, na malinis lang, malambot, mamasboy lang, di ba? Feminist lang. Yan ang problema. Pero kung practicing the bading at may karelasyon na, yun yung hindi natin pinahitulutan. May karelasyon. Nakukuhuli yun. There's a lot of things that we need to know. Kung talaga aaralin natin ang simbahan at relasyon sa bawat isa't isa. We should be honest. Kung nabasa niyo yung post ko kanina, marami sa ating mga panalangin hindi tinutupad ng Diyos at tinutugon. Kasi hindi naman tayo honest doon sa intention natin. Gusto ba talaga natin? Gusto ba talaga natin maging gamit sa simbahan ito? Ako, I have decided na I fix my eyes unto Jesus that this is the place where I will bloom. Alam niyo, dito ako lalago, dito ako uunlad, dito ako magtatagumpay, at dito ko na marahil madadagdagan ang pagbabalik ng Panginoon, or perhaps kung saan man ako dalhin, pero ako naniniwala ko dito. Dito ko gagamitin ng Panginoon. Walang other intention, walang scapegoat na kapag hindi ako nagtagumpay dito, lilipat ako sa ibang lugar. Pag hindi ako nagtagumpay, sasampan ako ng bargo. Hindi ko dapat gano'n. Our motives and intentions should be fixed. Because God do not want or hindi nakikipaglaro ang ating Panginoon sa atin. Kailangan sigurado tayo sa intentions at desire ng ating puso. Kaya kung gusto mo talaga ng bahay, you pursue it. You never stop. Sabi nga ako sa Book of Isaiah, huwag tayong tumigil hanggat hindi natin nakukuha ang katugunan sa ating panalangin. We never stop until we give those yes and amen unto our God. Kaya, we should be very careful. Yung mga tao umiiwas, yung may mga aloofness, make them open para sa relationship, para sa isa't isa. Premature independence. Mga premature baby. In the womb, the baby is totally dependent on its mother for survival. In the womb, the baby is linked to its mother. This total dependence does not last forever. It only lasts for 9 months. So yung mga baby sa sinapupunan ng nanay ay nakaasa lamang sa kanilang umbilical cord. Ang nanay nila ang nagpapakain sa kanila. Kung ano kinakain ng nanay, yun din ang kinakain ng bata.
So it is important for the baby to become disconnected from its mother at a point. Nature itself teaches us about the need for independence. However, if this baby becomes independent too early, it will actually die. Kaya nga, yung mga tinatawag na premature baby, 7 months na ipinanganak, wala pa sila doon sa time of completion, hindi pa mature na mature ang pagkakadevelop ng body. Pero salamat sa Diyos, ang inyong pastor, premature baby, pero I survived. Amen? Talagang ang Diyos ang nagiging incubator. So this should serve a strong warning to those who just crave for independence at any time. Huwag nating madaliin ang ating pagiging mapag-isa. There will come a time God will put you in a place para ikaw ay italagat na bitin ng ating Panginoon. For such a time, Moses needs to be raised up sa bayan ng Egypto. Kasi nung kanilang panahon, advanced ang technology at skills ng mga Egyptyo. They have the best teachers in the land. Magaling ho sila sa calculations. Magaling ang kanilang mga architecture. Di ba nakita niyo mga pyramids of Egypt? Wala nang ibang nakagawa nun. Sila lang, yung mga kanilang mga great engineers. For 40 years, Moses was raised inside the palace of Egypt. Nandoon, the training of becoming a prince, nandoon lahat, nandoon. So, minold siya ng Diyos sa imperyo ng Egypto at dinala siya sa wilderness for another 40 years. Tingnan nyo, 40 years he was raised up in Egypt. 40 years, another 40 years, umalis siya sa Egypt dahil nga siya ay nakatunog na pinagbibintangan siya na siya ay nakapatay ng kapwa niya, Hebreo. So, he went away. So, for the next 40 years, doon mo siya binrate ng ating Panginoon para mawala sa kanya yung pagtitiwala sa sarili niyang lakas. Pero it doesn't mean na walang husay si Moses. Meron siyang husay, pero siya'y nagtitiwala sa Diyos. Naniniwala ko ba kayo doon na nandoon ang kanyang edukasyon, nandoon ang kanyang formation. Pero in spite of that, parang si Pablo, I count it all as loss. Pero the way they speak, the way they stand, the way na dumiskarte, nandun pa rin yun eh. Pero sa kabila ng lahat, naunawaan nila na ang lahat ng bagay ay bigay ng Diyos. Amen. Kaya nung sila ay napawalay sa imperyo ng Egypto, si Pablo, napawalay sa isang dalubhasang pagtayo ng mga maghuhusay sa batas ng lumang tipan, nung sila'y napawalay, it helped them to become more fruitful because they are not dependent on whom they raised, whom who raised them. Sila hindi na nakasalalay kung sino nagpalaki sa kanila. Sila'y nagtitiwala na ang Diyos ang kanilang kasama. Kaya nga sabi ni Pablo, lahat ng ito, lahat ng mga accolades ko, lahat ng aking mga awards, mga Kristiyano sinusunog ko, baliwala ang lahat ng mga ito. At 8 days old, tinutuli na siya sapagkat yun ang tradisyon ng mga Israelita. Pero sabi niya, hindi naman pala pagtutuli ang pinakamahalaga, kundi ang pagtutuli ng puso. It's the circumcision of the heart. Ang pagtutuli ho kasi, pero ang Kristiyano, ang importante ho kasi dito ay yung pagbukas at pag-agos ng dugo, that is a covenant. Di po ba? Ito'y pagsasang-ayon ng pagtitiwala sa ating Diyos na siya ang magre-reproduce. That's why, yung male organ, it has the power to reproduce. Ito lagi yung pinaka-essential. Kaya itinutuli ito para mawala ang dumi. Sa puro totoo, kapag ikaw ay uncircumcised, there are a lot of bacteria and everything. Di ba yung mga anak natin, yung parang may supot na ganoon, wala naman mali siya. Madumi ho yun kasi yung ihi ho na naiistak ho doon sa dulo. Kaya, kailangan ho itong tuliin para lumabas at umusli yung pinakaano ng male organ para ito'y maging malinis at lalo na sa pakipagtalo. Kaya gusto ng Panginoon, God is a God of cleanliness and God is a God of order. Kaya gusto niya na when you reproduce, it is safe and clean
when you have an intercourse with your spouses. Kaya nga, sabi ni Pablo, ito ay aking sinunod. Napakamahalagang sangkap ng pagtutulin. Pero dito sa panahon ng grasya at biyaya, ang mas mahalaga pala ay ang pusong nagtitiwala at tinanggap ng ating Panginoong Jesus. Kasi ang pagsunod ho sa batas ng unang panahon, it doesn't make you holy, it makes you boastful. Di ba mapansin ninyo mga Katoliko? O, nagsakramento na ako. Ako ay, di ba pagka grade 3 ka, yung kumpil, yung binabato ka ni Father, pak, ano? Nag-kumpil na ako. Nag-umpisa na, pak, ano? Yung mga kabataan nung sa amin sa village, sa subdivision, mga sakristan ni Father, abay, talaga naman, ha? Nagsiserve kami, mga nakasutana. At talagang pakiramdam nila na sila ay malapit na malapit kay Father. That is ridiculous. Hindi nakakapagbigay ng kahit anumang kabanalan ang pagsunod sa isang tao na inilagay lang ng Diyos. Ang nakakapagbigay sa atin ng kabanalan ay pananampalataya. It is not our righteousness. It is His righteousness. Believing in Jesus that He died for our sins. Kaya nga po mga kapatid, premature independence. Okay. So, another thing. Independence that dishonor parents. Independence that dishonor parents. This fact also illustrates that acquiring independence in the wrong way can also kill you. You cannot acquire your independence without giving due honor to your parents. A child who walks away from his parents in anger and rebellion is setting himself up for destruction. A child who despises the home which raised him up will be destroyed. A child who becomes independent and forgets how he was cared for and loved dishonor his parents. Seemingly, ito'y totoo sa simbahan. Pag ikaw ay pinalaki ng simbahan, tinulungan, inaruga, inalagaan, at umalis ka na lang basta-basta, hindi maiwasan na magkalokolokot mapahamak ang iyong buhay. Tungkulin ng magulang na tayo ay pangalagaan. We should not ask for it. The moment na nabuo ang mga anak natin sa sinapupunan ng mga nanay, we have the moral soul responsibility. Obligasyon natin yun. Hindi obligasyon ng kung sino pa man, ng lolo't lola. Ikaw ang may responsibilidad. Amen. Kanina, lunchtime, pagkatapos kong manood ng balita, sinubukan kong manood ng Itbulaga. For such a time, hindi ako nanonood ng Itbulaga. Napanood ko yung judgmental. Sabi ko, ano ba itong judgmental na ito? Tinawag ko si Kati. Pero Kat, ano ba itong judgmental na ito? Yan pala, huwag mong huhusgan yung tao sa outside appearance. Kanina ang mga contestant, mga tomboy. At nakakatuwa, yung tomboy may anak pero walang ama. Sabi ko talaga naman. Kaya sabi ko, alam mo ka, problema ito sa society. Biduin mo, ang nanay niya, tomboy, bakla yung tatay, katulad kanina, sabi ko, magkakalituhan ng mga bata nito. Tapos yung isa naman, dalawa yung anak niya, tomboy siya, talaga mukhang tomboy ha. At siya daw ay nabuntis with a permissive will na gusto lang niya magpabuntis, no string attached. Sabi ko, ibig sabihin, buntisin mo lang ako, hindi kita hihinga na sustento, gusto ko lang magkaanak. Ay, talaga naman. So, anong implication nito? You want to be independent. Nagkaanak ka, pero wala kang partner. Everything that is not balanced, it will cause destruction. Kaya, anong mangyayari? Kung ikaw ay rebelde, yung anak mo din, hindi mo, kahit anong manggawin mo, ibigay ang lahat, at ano, there will always be a question mark. Dahil wala naman ho, yung confusion, wala naman ho kasing taong putok sa buho. Talagang ikaw ay nabuo.
Iisa lang ho ang Virgin Mary. Ano? Hindi na una-ulit yun. Kaya ka nabuo, may bumuo. Merong talagang pagsasama. Kaya anong nangyayari? It brings confusions to the identity crisis. Kasi hindi naman po pwedeng maging nanay ang tatay. Hindi pwedeng maging tatay ang nanay. Dito ba? Although you can say na, may mahal na Marco naman ang anak ko eh. Pero tandaan nun natin, walang hanggan ang patotong pagmamahal kung hindi tayo totoo sa ating sarili. Amen. Di ba? Ang pag-ibig ay totoo. Yes. Ang pag-ibig ay hindi nagsisinungaling. Bagaman maganda yung programa, pero sabi ko, ito ang ating mundong hinaharap. Tinatanggap na ngayon as normal ang mga ganong kalagayan. Okay pa yung single parent na single mother, eh. Pero yung single tomboy, napakala. Sabi nila na ginusto nila, hindi totoo yun. Kasi, meron din ako mga dating kasama sa volleyball. Yung talagang burustong-burusto na kaya na hindi ako sumali na masyado yun. Kasi, mga tomboy. Mga tomboy, oh! Alam niyo, nabubuti sila kasi yung pakinuman. Oh, nakikin pakinuman. Siyempre, susubukan ng lalaki kung talagang ano eh. Kalimitan gano'n. Babae pa rin ho, eh. Kinikilig pa rin eh, ano? Tsaka hindi, pagbubuntis pa rin sila, babae pa rin sila, may respect sila, fruits only. Yun yun. Okay. Independence that is acquired in the wrong way, at the wrong time, is evil. Independence that is acquired with the wrong motives is also evil. Some pastors who have become independent when God did not send them. Ayan, kaya pala malaki ang problema din kahit ng mga pastor. Nag-church plant, hindi naman pala sila kinaloob o tinawag para doon. They could not stand. Kasi pag tinawag ka, hindi ka dapat naghihirap. Hindi ka dapat pabigat doon sa community. Hindi ka dapat nakikitang laging kawawa. Palagi ko si Apostol Pablo when he did his mission journey. Palagi ko hindi mukhang kawawa si Pablo kasi si Pablo mayaman eh. Si Pablo alam dumiskarte, si Pablo alam niya ipresenta kanyang sarili. At perhaps siguro yun yung isa sa mga natutunan ko, ng pagpapasor, hindi ka dapat magmukhang kawawa. Although minamaliit ka, pero sa ibang aspeto, ikaw ay kagalang-galang. Okay, maliitin ka ng bangko, maliitin ka ng mga ibang mayayaman, pero generally and typically, you can earn your respect and dignity on the way how you should live and how you should talk. Kailangan ang iyong pananalita, kung ano sinasabi mo sa pulpito, transparent ka kung ano din ang ano mo sa buhay. Pag sinabi mo nagtitiwala ka sa Diyos, talagang nagtitiwala ka talaga sa ating Panginoon. Kaya nga, there are pastors who become independent when God did not send them, are finding out that is not an easy, that is not that easy to be independent. Kaya nga ho, di ba challenge sa atin, nung pinadala ako dito ni Pastor Greg, sa request ni Nanay Sita, it's very risky also for my future. Bakit? Kasi uncertain eh. Wala namang promise si Nanay Sita sa akin kung anong ibibigay niya sa akin. Wala namang siya sinabi, Pastor. Ang sinabi lang sa akin ni Nanay Sita, Pastor, pwede kitang pamanicuran at papedicuran. Kung manicuran, pedicure lang, eh kaya-kaya gawin niya ng asawa ko. Pero yung walang uncertain, wala. Pero because you are being sent for a proper time. Wala kang dapat ikaala-ala o ikabagabag. Bagamat sa nakikita ko noon ay isang lugar na walang aircon, isang garaheng mainit, at pag umulan ay bumabaha at mahirap puntahan. At talagang wala talagang yung kutitingan mo. Bumaha yung papasok, ano, hindi makapasok. Ay, ang dati na si Bishop, eh. Pagtitignan mo nga ho talaga, you have to be in the process so that you could have success. Nakakuha ho ninyo. Kaya, mahalaga ho ang history. Sapagkat history will always remind you that God is faithful. Mahirap po magsimula, lalo na yung pioneering, yung you're the one who will raise up your own funds and musical instrument
eh napakabait pa naman ng pastor ni Nanay Sita. Pati yung mga instrumento, kinuha. Naiwan na lang yung drum set ni Raya dahil ayaw ibigay ni Raya. Makikipag-away si Raya, makikipagsuntukan sa pastor eh. Kanya raw yun eh, siya daw nag-gumig nun eh. Mga tao dito magigaspang talaga. Sabi kong ganyan.